Ah, Doktora Camille. Magandang hapon po, sir. Kakailangan na po namin ng inyong expert opinion, ano po, expert medical opinion. Kasi nga po, napapansin namin dito sa programang Wanted sa Radio for many years now, kapag meron kami mga biktima, at kaawa-awa naman talaga yung biktima, at bagamat the victim might have made a bad decision at nagsisisi na siya, pero ayaw pong tantanan ng ilang mga viewers at binabash po ng mga netizen yung biktima sa halip na kaawaan. Anong klaseng tao itong mga ganitong klaseng naninisip pa sa halip na kaawaan yung biktima? What okay. Are these kind of people? Siguro pa unang-una, no? Dahil kasi pag mayroong isang taong na biktima, regardless kung anong klaseng kaso po yan, ang talagang importante na mayroon ng isang tao ay yung tinatawag nating empathy. Hindi yung pagsisimpatya, kung hindi yung matuto na maintindihan yung sitwasyon. Maaaring sa umpisa, ang iisipin natin pag nag-victim blame tayo, kaya natin sinasabi ito para sa ganun, maintindihan nyo na parang pro-protektahan yung sarili, ganun. Pero kasi masyadong nagiging ano eh, sabihin na natin yung iba, masyadong harsh yung pamapananalita nila, yung mga sinasabi nila, hindi nila naiintindihan yung sitwasyon na mas malaki ang nagiging epekto ng pag-victim bashing kesa dun sa pangyayaring sa kanila. Yung sabihin natin kung ito ay nagkaroon ng sexual assault o kaya naman kung anumang klaseng krimen yung napunta sa kanila, parang dinadagdagan nila lalo pag nag-victim blaming. At yun po ay nakakalungkot kasi pwedeng sabihin natin it becomes a sociopathic behavior. A sociopathic behavior po ay isang klaseng behavior wherein parang nawawala yung konsensya natin na hindi tayo nagkakaroon ng feelings towards another person. Kaya po sinasabi, walang empathy, kaya mas nagiging negatibo ang pamamaraan natin kung paano natin i-handle yun. Okay, so anong klase mga tao po ito at what goes to their mind habang binabash po nila yung biktima na alam naman nila kaawa-awa na, bagsak na, dapa na, and yet nandun pa rin yung kanilang intention na sisihin at saktan para mapahiya yung victim. Why are they doing this and what kind of people are these? Ganito po, may mga pagkakataon kasi na ibang tao, kaya nila sinasabi yun, kasi tinamuhan kami, alam namin kung paano protektahan yung sarili namin. Ikaw hindi mo alam. Parang nagkakaroon ng superiority complex. At the same superiority time, complex. So they're thinking that they're more superior than the victim. Apo. Yung nga problema eh, pag nagkaroon ng superiority complex, yung paniniwala nila na sila'y magaling, sila lang yung may kaalaman, kaya kayo naluloko, kaya kayo nagiging biktima, kasi hindi nyo alam kung paano protektahan yung sarili nyo. Yun po yung mga tinatawag natin yung paniniwala nila na sila ay magaling. Kaya may mga ganong klaseng tao po. Kasi po, ang napapansin ko, kadalasan, na karamihan pa naman po, babae yung mga biktima dito. Ano po? Yung na isasala, tinutulungan namin. And what I noticed po, ma'am, doc, ay yung nang babash, kapwa babae. Kaya kala nila all-knowing din. Yung bang tipong, parang, ayan, kasi hindi mo alam yung, di ba? Parang nakakalungkot nga po na mga kababaihan pa rin ang nagbabash sa kapwa babae. Parang, una, hindi po kayo dapat mainggit kung sasabihin nyo nangyari yan, na kaya nga na sinasabi yung istorya nila dahil kasi gusto nilang humingi ng tulong. Hindi po yung kayo ay lalong lalait-laitin yung isang tao. So sana maintindihan po ng mga tao na ang ganito pong klaseng sitwasyon, lalo na sa atin na yung may mga kultura tayo na ang hilig-hilig natin magbigay ng komento. Sana yung mga komento na yun, pag-iingatan din natin dahil kasi hindi nyo po alam na pwedeng maging lifelong na epekto nito sa isang taong naging biktima. Yung pong epekto nun, pwedeng magkaroon ng trauma, pwedeng maging lifelong na post-traumatic stress disorder dun sa tao, dahil parang nire-recollect niya palagi yung mga sinabi ng mga tao kahit hindi niya kilala. So yun po sana maintindihan nila, you have to put yourself into their situation para maintindihan nyo na you have to shut up pagdating sa ganyan. Try to make it a point na we understand you have to say comforting words para sa ganun matulungan din itong tao ito. Hindi yung lalo nyo pang yuyurakan yung pagkatao ng isang tao. So itong mga taong mahilig mag-blame ng mga biktima, do they need professional help sa palagay niyo, Doc? Ito ba may problema sa kanilang sarili, sa pagkatao, sa kanilang environment? Why are they like this? May problema ba sa kanilang pag-iisip? Ano pong assessment nyo, Doc? Siguro po, basically, meron po mga ibang tao affected
with the environment na to the point na feeling nila kailangan maging tough din sila. But then sometimes, meron ding iba na yung pagiging fragile nila, mga defenses nila eh. Yung pagiging nagtatapang-tapangan, nagbabashing na ganito, actually deep inside, may mga pag-pinush mo yung button na talagang mahihina rin pala tong taong ito. Ginagamit nilang depensa, itong pag-victim bashing para sa ganun, hindi makita or matakpan yung pagiging mas mahina nilang tao. Ah, so parang nagbabalat kayo po sila? Yes, yes sir. May mga ganun po palagi nagre-rationalize. Yun po yung mahirap kasi may mga tao na talaga ang nag-workout sa kanila yung mga defenses nila also to protect themselves para sabihin, ikaw naman, parang galing-galing mo. Hindi, alam ko yan. Mga tipo po ganun. May mga tao naman din po talaga na siguro personalidad nila yon na talagang sanay sila na, eh kung ikaw ba naman eh, nakikinig kayo sa akin eh, yung mga tipong narcissistic, eh di hindi ka mapapahamak. Yung mga tipong ganun. Yan po yung mga narcissistic. Okay. I think the right word, ma'am, is narcissist ang mga ito. Apo, may mga pagkakataon na gano'n. Kasi yung po mga narcissist, ang feeling nila, sila lang yung sila yung magaling, sila yung dapat may natutunan ka, at ako nga nagsabi sa'yo, tinan mo, kung hindi pa nga dahil sa akin, ete sana, walang mangyayari dyan sa kaso mo, pinotektahan ka sana, kasalanan mo yan. Ganyan po yung mga narcissistic ang personality. Okay, so ano pong advice niyo po dito sa mga tao na mahilig po mag blame ng mga biktima? Sana huwag pong mangyari sa inyo yung mga nangyari sa mga biktima. Pangalawa, for you to be able to handle also your narcissistic traits, try to put yourself dun sa kung ano man yung kinalalagyan ng biktima. Kasi nakakalimutan po natin na ang isang biktima ng kahit anong klaseng krimen or kahit anong klaseng panluloko sa ganyang pagkakataon, syempre confused po yan eh. Pero kung talagang gusto nyo silang maintindihan at gusto nyo silang tulungan, ang gagawin nyo, tignan nyo po yung kung sa inyo nangyari yan, ano ang pwede nyong gawin at ano ang pwede nyong itulong. At kung sakasakali man, magbibigay kayo ng opinion na nakakatulong at hindi nakakasira. Pero tandaan nyo, pag nangyari sa inyo yan at kayo maging victim bashing na ganyang mga insidente, makikita nyo kung gaano kahirap din na makasurvive sa isang araw na ang nakikita nyo puro negative at saka intrusive thoughts na nababasa nyo. At the same time, may mga tao na diretsong sinasabi sa inyo yung mga ganyan. Ito pa, last lang, Ma'am Doc, ano, napansin ko rin, meron kami isang kaso na kung saan involved po yung isang minor na nakipag-sex po yung isang lalaki nasa tamang edad na. And then nagreklamo ito minor later on. So ang ginawa nila, alam naman nila nito mga netizens na nasa batas natin, bawal makipag-sex sa minor ang isang nasa tamang edad na. So ang sinasabi ng netizen, ikaw kasi ang bata-bata mo, ang landi-landi mo, eh bakit ka kasi nakipag-sex dyan? Ikaw may kasalanan, ikaw ang loko-loko, ikaw etc. etc. So even to the extent na di bali na mabali na yung batas, basta't makapagbastang sila, why are they doing this? Okay, may mga tao po talaga na sabihin na natin ang gusto lang talaga is makapagbigay ng comment. Karan sa kanila, ito yung pamamaraan nila para to get even kung sa maari pong sila rin ay naging biktima before, pero wala silang naging aksyon. Pangalawa, may mga tao rin po talaga na ang hilig lang po talaga ay gawin yung mga bagay na pambabasyan, imbis na talagang yung maintindihan yung sitwasyon. It's because of the fact na maaring yan ay biktima ng child abuse, biktima rin po ng physical abuse or violence, kaya ang sa kanila, parang, oh, we get even kahit hindi mo ako kilala. Putang, hindi mo naman ako kilala eh. Parang ganun. So, gagawin ko na lang din yan. Yun po ang mahirap dahil kasi nga po ang sa bullying, ang karaniwan po yung mga biktima ng bullying, they become one eventually. Kaya ito po ay isang pamamaraan din na victim bashing is a form of bullying na baka mamaya nung bata sila, nakaranas sila ng ganitong klaseng form. So parang to get even, ginagawa nila yun. Ayun. Okay, very well said. Maraming salamat po, Dr. Camille. Ayan, doon po sa mga mahilig mag-bash ng mga biktima, ayan po, nagsalita na si Dr. Camille. Sabi ng iba, ayan, pinatulfo na ang mga bashers sa psychologist. Hindi nga po, kasi napapansin ko po lately, nagkakaroon tayo ng isang culture of victim bashing. Napapansin ko po talaga yan. Ang hindi ko po makalimutan, kung matatandaan nyo ito, there was this, ito po talaga hindi ko makalimutan to, ever, na yung tungkol doon sa lalaki na pinagbibintangan ng isang babae na hinipuan siya sa loob ng bus. Nagsumbong itong si babae na siya hinipuan
at nagpa-blood trip mga sa pulis at sabi ni lalaki, hindi totoo yan. So, binabash po si babae just because they don't want her actuation the way she cries. Na yung bang in-express niya yung kanyang frustration na bakit siya hinipuan, iyak siya ng iyak. Binabash po yung babae. Hindi sila naniniwala na si babae ay hinipuan ni lalaki. Even dumating po sa point na yung lalaki, umamin na po mismo. Sinamahan po si lalaki nung amo. Ito po nga, itong si lalaki na nang hipo, di umano. Sinamahan po ng kanyang amo. Napaamin na po nung amo sa harap po namin na yes, nang hipo ako, I'm sorry. Despite that, hindi pa rin po matanggap-tanggap ng mga bashes na nanghipo pa rin itong si lalaki. Ang sinasabi nila, napilitan lang daw umamin itong si lalaki. Yun dapat ang ipa-psychology, ipa-psychiatrist. Ang nangyari, hanggang sa matapos ng kaso, dahil nagkalimutan na, hindi nagkasampahan ng kaso, nakakalungkot nga lang. Dahil up to the last minute, hindi na-redeem nung complainant. As far as the netizens are concerned, yung kanyang pangalan na talagang hipuan siya. So yun pong sabi ni Dr. Camille, sana dumating yung araw na hindi po kayo makararanas ng naranasan po ng biktima. Ipagdarasal ko rin po, sana po yung mga lumalapit dito na naging biktima ng rape, biktima ng abuses, kung ano pa mang klaseng they're really victims. Sana po, huwag niyo po maranasan yun, ipagdarasal ko po. Kasi pag nangyari po sa inyo yun, masakit po. Masakit na masakit. At baka ilan sa inyo ay ma-depress pa. Okay?